Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Oras na naman para sa asignaturang Araling Panlipunan. Handa na po bang malaman ang mga leksyong pag-aaralan? Tara, at tayo'y mag-umpisa! Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagkakatulad at pagkakaiba ng kultura sa kinabibilangang rehiyon at karatig rehiyon nito. Magbalik-tanaw muna tayo sa nakaraang aralin, ang tungkol sa mga makasaysayang lugar ng ating rehiyong kinabibilangan. Basahin ang panuto na nakasulat at isulat ang sagot sa loob ng kahon. Dito naganap ang pag-aalsa ng milyong-milyong tao laban sa pamahalaang pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dito ikinulong si Dr. Jose Rizal ng mga Espanyol bago barilin sa bagong bayan na Luneta ngayon. Ito ang lugar kung saan naganap ang makasaysayang sigaw sa Pugad Lawin noong Agosto 23, 1896. Dito binaril ang ating pambansang bayani noong Disyembre 30, 1896. Dito rin matatagpuan ang kanyang bantayog. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang nagagawa mong maihambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling rehiyon at sa karatig rehiyon nito. Pagmasdan ang mga larawan. Ano ang ipinapakita sa dalawang larawan? Tama, ito ay nagpapakita ng pagdiriwang. May pagkakatulad ba o pagkakaiba ang mga larawang ito? Kultura ko, kultura mo. Magkaiba o magkapareho? Bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol, ang mga nakatira sa ating rehiyon noon ay mayaman na sa kultura. Umiikot ang kanilang kultura sa mga anyong tubig tulad ng ilog. Halimbawa na lamang ito ang salitang Tagalog nagmula sa dalawang salita na taga at ilog na ang ibig sabihin ay mga taga-ilog. Upang lubos nating maunawaan ang aralin sa araw na ito, ay gagamitin nating halimbawa ang kultura ng mga taga-rehiyon 4A o ang Calabarzon at ang kultura dito sa rehiyon natin, ang NCR. Ating aalamin kung sa anong kultura may pagkakapareho at pagkakaiba ang mga magkarating rehiyong ito. Ngayon, unahin nating paghambingin ang dalawang rehiyon ayon sa kaugalian ng mga tao na naninirahan sa nasabing rehiyon. Makikita ninyo sa larawan na ang sumusunod na kaugalian ay parehong naisa sa buhay nating mga taga-NCR at ng mga taga-Calabarzon. Ang pagiging malapit sa pamilya, paggalang sa mga nakatatanda, paggamit ng puwa at upo, paghalik sa pisngi kung aalis at darating sa bahay, pagiging magiliw sa bisita, at pagsagawa ng bayanihan ay parehong isinasagawa at nananatili sa mga taga-NCR at Rehiyon 4A, maging sa iba pang mga karatig rehiyon nito. Ngayon naman, dumako tayo sa pagkakapareho at pagkakaiba ng wika at katawagan sa nakatatanda.
Ang wika ng mga taga-NCR ay wikang Filipino na pinagbatayan ang wikang Tagalog na wika naman ng mga taga-Calabarzon. Kung kaya't may pagkakapareho ang karamihan sa mga salita sa dalawang rehiyong ito. Ang pagkakaiba naman ay may ilang mga lalawigan sa Rehiyon 4A na may mga punto kapag nagsasalita, katulad ng Batangas, yung salitang alae. Sa Cavite naman, particular sa Ternate, ay Chabacano ang kanilang sinasalita. Ito ay wikang Espanyol na nakabase sa Cavite. Isa pang pagkakaiba ay ang mga katawagan na ginagamit para sa mga nakatatanda at sa di kakilalang tao. Halimbawa na lamang ito, ang paggamit ng aling at ma'am sa mga nakatatanda na hindi kamag-anak. Sa NCR, aling at ma'am ang ginagamit. Samantalang sa Calabarzon, ginagamitan ito ng salitang ka. Sa ating mga taga-NCR, ang katawagan para sa nakatatanda ay lolo at lola. Pagdating naman sa Calabarzon, ito ay tinatawag na papay at mamay, o di kaya naman itay at inay. Dumako naman tayo sa pagdiriwang at tradisyon, pati na rin sa paniniwala. Mayaman tayo sa iba't ibang pagdiriwang at tradisyon. Pinaniniwalaan na kapag naisa sa buhay natin ang mga ito, ay maaaring matupad ang ating mga kahilingan. Isa na rito ang Pasko na ipinagdiriwang ng lahat ng mga taga-Pilipinas at maging mga tao sa ibang lugar. Maliban sa mga Muslim, tuwing Pasko ay nagsasama-sama ang buong mag-anak, kinukumpleto ang simbang gabi, nagbibigayan ng regalo at mayroong Noche Buena. Gayun din sa pagsalubong ng bagong taon. Ang mga tao ay gumagamit ng mga paingay o fireworks, mayroon ding handaan, naghahanda ng mga bilog na prutas at pagsuot ng mga polka dots na damit. Dahil sa paniniwalang, ito ay magdadala ng swerte. Sa ganitong okasyon ay magkapareho lahat ang mga rehiyon sa Pilipinas, maliban na lamang sa rehiyong ARMM na kung saan ang mga nakatira ay mga Muslim. Pero nagdiriwang din sila ng bagong taon. Narito ang ilang mga natatanging pagdiriwang sa rehiyong NCR. Halos walang pagkakaiba ang mga pagdiriwang ng ilang lungsod sa ating rehiyon. Gamitin nating halimbawa ang Santa Ana Banak River Festival ng Taguig, Pista ni San Juan Bautista sa San Juan, at ang Kapistahan ni Santa Marta ng Pateros, at ang Pista ng Itim na Nazareno ng Quiapo, Maynila. Ang mga pagdiriwang na ito ay may pagkakapareho. Nagkakatulad sila sa layunin kung bakit ito ipinagdiriwang. Ito ay ang magpasalamat sa lahat ng biyaya na natatanggap nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagdiriwang nito ay may mga isinasagawa na iba't ibang gawain katulad ng prosesyon, street dance competition at iba pa. Ang kapistahan ay halos patungkol sa patron ng isang lugar. Ang kaibahan ng Santa Ana Banak River Festival sa iba pa ay isinasagawa ng mga deboto ang prosesyon sa tubig. Gumagawa ng paguta para sa puon at ililibot ito sa kabahayang nakatunghay sa ilog. Samantalang karamihan sa mga ito ay sa kalsada isinasagawa ang prosesyon. Narito naman ang ilang mga natatanging pagdiriwang sa Rehiyon 4A. May mga pagdiriwang din sa rehiyon ito. Katulad sa atin, ay nagdiriwang sila ng fiesta o festival para gunitain ang kapistahan ng kanilang patron o puon na pinaniniwalaan sa lugar. Katulad na lamang ng Fajillas Festival na ipinagdiriwang ng mga Tagalokban, Quezon, tuwing 15 ng Mayo. Kilala ito noon bilang Piyesta ni San Isidro Labrador. Ipinagdiriwang ito bilang pasasalamat sa mga anito at sa masaganang ani. Ang Higantes Festival naman o ang Pesta ni San Clemente ay isang masaya at makulay na pista na isinasagawa sa Amono Rizal. Ito ay isinasagawa sa araw ng Nobyembre 23 taon-taon. Sa Higantes Festival, ang mga lalaking deboto ay pinagpaparada sa mga kalsada na may kargang imahe ni San Clemente.
kasama nila ang mga pahadores at mga higante. Ang mga pahadores ay mga deboto na nakasuot ng damit ng mangingisda at ang mga higante ay malaking imahe na yari sa papel. Ang mga higante ay umaabot sa 12 na talampakan sa tangkad at 5 na talampakan sa haba. Ang mga pagkain ay bahagi rin ng ating kultura. So ngayon, kilalanin naman natin ang mga natatanging pagkain sa NCR at ilang lalawigan sa Calabarzon. Dito, makikita natin na mayroong pagkakaiba ang dalawang rehiyon pagdating sa pagkain. Ang parehong rehiyon ay mahilig sa lutuing Pilipino na may pansit. Sa NCR, narito ang pansit Malabon at sa Region 4A naman, nandyan ang pansit Habhab. Ang puto ay isang paboritong pagkain ng mga Pilipino. Sa NCR, meron nito at ganun din sa Calabarzon. Parehong ginagamitan ng giniling na bigas. Ang kaibahan nito, ang puto sa NCR ay nilalagyan ng keso sa ibabaw, samantalang ang puto Binyan ay nilalagyan din ng maraming itlog at binubudburan ng napakaraming keso. Narito ang mga natatanging pagkain ng Calabarzon: Oraro, puto Binyan, Luming Batangas, Longganesang Lukban. Narito naman ang pagkakaiba ng produkto ng NCR at Calabarzon. Sa NCR, nariyan ang produkto ng tela, dilatang pagkain, sapatusan, processed foods, at balot. Narito naman ang mga produkto sa Calabarzon. Nariyan ang niyog, isda, troso, abaka, gulay, at mga prutas. Mga bata, inyong pakakatandaan na mayroong pagkakatulad at halos walang pagkakaiba ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod at bayan sa rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon. Ganon din sa uri ng pagkain at mga produkto. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana may natutunan. Hanggang sa muli, paalam!